Magandang araw po sa ating lahat. Ang gagawin ko pong video ngayon ay gagawa po ako ng style po laminated. Alam naman po ninyo na yung mga laminated na mga galing sa ibang bansa ng mga cabinet, eh meron pong dalawang klase po yan. May laminated po na plain lang po ang kanyang kulay, parang pintura lang po siya, at meron din pong style kahoy. So ang gagawin ko po ngayon ay style kahoy po. At yung kahoy na yun, yun ay palutsina. So naway samahan niyo ako sa simula hanggang po sa matapos ito para makita po ninyo kung paano ko po ito ginawa. At kung kayo po ay bago lang po sa aking channel, naway subscribe na ninyo ako at notification bell para po ma-notify po kayo kung ano man yung gagawin kong upload dito po sa YouTube. At siyempre kung magustuhan po ninyo, mag-iwan po kayo ng like at mag-share po kayo, mag-comment kung mayroon po kayong gusto itanong sa akin. At masasagot ko rin po yan sa oras po ng break time ng aking trabaho o kaya sa pag-uwi ko po sa bahay. So ayan po, simula na po natin. So ngayon po, maglalagay na po tayo ng design natin na style kahoy po ng palutsina. Gamit po nito. Greening tools po ang tawag dito para sa hindi pa po nakakaalam. Yan po ang gamit ng pang-hospital talaga. Magmukhang kahoy po siya pagka gamit mo yan. At siyempre, ito po yung aking gagamiting pintura na pang-design po dyan. Yan po ay semi-gloss na latex. So, tinimplahan ko lang para po magkulay beads po siya. So, para po sa mga baguhan, para hindi na po kayo mahirapan pa, pwede po kayo bumili ng pintura na ready-mix na po. Para hindi na kayo mahirapan. Ayan. Dahil minsan kasi isipin natin hindi ako marunong magtipla. Hindi, may mabili na pong pintura kahit anong kulay pong gusto ninyo. Lalo na pagka nagpunta kayo dun sa Welcon. Ayan. Pwede kayo mamili ng kulay at timplahin nila. Pwede po. So, isipin na lang po natin na itong ginawa ko, kunwari ito yung pintuan ng kabinet. So, pag ako, inuuna ko po yung gitna. Gamit po nito. Ayan na. Tingnan niyo mabuti kung paano ko ginawa. Ayan. Kung napansin po ninyo, meron po siyang ganyan, di ba? Ayan. Pwede po natin i-upgrade yan. I-forward lang natin ng kaunti. Ayan, para maalis ng bahagya yung makapal na area at magmukha po siyang totoong haspi ng kahoy. So ayan po, habang basa pa yung pintura, kailangan mong pormahin na, huwag mong pabayaang matuyo kasi nga pag natuyo hindi mo na siya may adjust pa. So yan po ang technique po dyan. Ayan po. So maglalagay na po tayo ng karugtong. Pagmasdan po ninyong mabuti dahil may mga paraan yan, mga technique yan. So kagaya nito. Ito, pag nagdugtong po kayo, hindi pwedeng pagdikit-dikitin mong kagaya nito. Bihira po kayo o wala po talaga akong nakita pang kahoy na totoong kahoy na nagdikit-dikit po ang kanyang ganyan. Kanyang haspi na ganyan. So, maglagay po tayo ng spacer, kumbaga, na design na hindi siya, yung diretso lang siya. Ayan. Nasa sa inyo po kung gaano po kalapad ang ilagay ninyong pagitan bago po kayo maglagay ng haspi na naman na meron po siyang buko o purmang kahoy po talaga. So, ayan. So, ulitin ko lang. Pag gumawa kayo ng haspi, huwag niyong pagdikit-dikitin yung haspi. Kailan maglagay kayo ng haspi din na straight lang bago kayo maglagay ng ano uli. Ganyan uli na may buko ng kahoy, kumbaga. So, habang basa pa, huwag niyong pabayang matuyo. I-adjust niyo na yung dapat i-adjust. Dahil pag natuyo yan, ayon pa sa sinabi ko, mahirapan na po kayong mag-adjust niyan.
So, malaki po talaga ang gamit ng basahan. Ayan po. Dahil sa tuwing hinahagod mo ito, ayan, pupunasan mo siya eh. Pag hindi mo yan pinunasan, magkalat po. At may posibilidad na magtigasan yan dyan sa ilalim. Dahilan na pag ipunas mo, hindi na siya magpurmang kahoy. So, dapat laging malinis po yan. Ayan. Bago kayo magdugtong na naman. So, kagaya niyan, straight ang gagawin natin dyan. Ano yung ginawa natin sa kabila, yun din ang gagawin natin dyan. Pag gumawa kayo ng straight, yung gilid lang ipatama mo, o kaya sa kabila. Ayan. Huwag mong ipatama yung gitna. Kasi nga, guhit lang ang kailangan dyan eh. Kapag ipatama mo pati yung gitna, magpurmang kahoy na naman yan. So, ganyan lang, gilid lang. Oh, ganyan. Tapos punas. Ganyan dapat. Tuwing ano mo, hagod mo, may bitbit kang basahan, punas agad. So akalain mo yan, dahil lang sa panghaspi na yan, makakagawa po kayo ng isang magandang pintuan ng kabinet na o mismo katawan ng kabinet. So ayan na po. Abangan niyo po kung ano po yung susunod na gagawin ko po dyan para mas lalo ninyong malaman at maintindihan kung ano yung mga step by step po talaga. So ayan na po siya. So ngayon po, i-adjust na po natin. Ayan. Ang gagamitin po natin pang adjust, simple, ito rin. Kung ano yung ginamit mong pangkulay. Ayan. Kunti lang. Tapos tubig. Kailangan mo siyang labnawan kasi pag hindi mo siya labnawan, may posibilidad po na mag-dark siya masyado. So dapat light lang. Ayan. So kapag nag-a-adjust po, pwede po siya basahan.
ito, pwede rin brush. So depende po kung ano yung gusto ninyo. At pwede rin po spray. Sa paggawa po ng ganito, pwede pong wood stain ang gamitin mo. Pwede rin po yung kagaya sa ginawa ko na pintura siya. Pwede rin po magtimpla po kayo ng tinting color doon po sa paintiner. Pwede rin po yun. Tapos pag i-adjust mo siya, pwede rin po i-spray. Magdepende po yan sa pintura na gagamitin ninyo. Kasi nga, kadalasan sa ginagawa na ganito, halimbawa kung mga cabinet, mas maganda po kung spray. So spray yung pundo, tapos wood stain yung gagawin mong pangkulay, tapos i-adjust mo siya ng spray. Pero itong ginawa ko, ito po yung napakadali at napakabisik po na paraan na makagawa na po kayo ng haspi po design ng inyong mga kabinet na napakamura po ng halaga at matibay po. So titingnan po ninyo mamaya kung ano po yung isusunod ko po dito pag natuyo na po ito. So ngayon po, papatungan po natin ang sanding sigaw. Ayan. Dahil kung sakali, sa cabinet ninyo po ito gagawin, hindi po maganda pagka emulsion ang gamitin dito. Lalong-lalo na sa mga pinto, hindi po maganda. Natutukla po siya. So, gagamitan po natin ang lacquer type. Ayan. Sanding sealer po. So, ipitin muna natin ang sealer bago po natin itap ko. Oh, pasensya na kayo, medyo maingay dito sa site namin. So sa pag-ipit ng sealer, pwede po i-spray, mas maganda po. Ayan. Pwede rin brush, lalo na kung ganito na camel brush siya. So ipitin po siya ng hanggang dalawa hanggang tatlong patong bago po siya i-top coat. Dahil siyempre lilihain pa po natin yan bago po natin i-top coat. Shoutout ka pala kay Neil Berms, mga kaibigan po natin ito, mga suki. Kay John Paul Malabanan, kumusta pa kayong lahat? Kay Melchor Humo at kay Ariel Humo. Team Marino po, kumusta po kayo? Kay Titanos na taga Pulumulok, South Cotabato. Kay Palomares Lucero, bisitahin niyo po ang kanyang channel at i-subscribe niyo rin sila. Ganon din po kay Bigel Winceslao, siya po yung may gawa ng aking bagong intro ng aking video. Taga Kamutis Island po yan sa Cebu, bisitahin niyo po ang kanyang channel at i-subscribe niyo rin. Sinisigurado ko pong magugustuhan po ninyo yung kanilang mga content po. So ngayon po, ang ginagawa ko po ngayon ay itatap coat ko na po ng final coat yung ating project po. Gamit po ang clear gloss lacquer. So hindi ko na po pinakita sa inyo yung unang coat ng clear gloss. Ito na po yung pangalawa. Ganun din naman eh. Ganyan din ang hitsura yung ipapahid natin eh. So ayan. Natapos na po nating isanding sealer ng dalawang bisis at nilihan ng number 240. At ngayon naman po, ipapatong na po natin yung pangalawang patong ng clear gloss lacquer. Niliha po natin ang number 400 po yan sa una po nating patong.
So ano ba ang gamit ng dalawa na yun, sanding sealer at clear gloss? Para po maproteksyonan yung ating kulay at matibay po siya. Higit sa lahat, kung lalagyan mo ta ng top coat, kikintab na po siya at magmukha na po talaga siyang totoong-totoo na po talaga. So maraming salamat po sa inyo muli. Kung sino po yung hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo with notification bell para po ma-update po kayo kung ano man yung mga gagawin kong upload dito sa YouTube. At mag-iwan po kayo ng like. Huwag po niyong kalimutan. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.